Let's vote in! Vote us five! Isa pong mapagpala at magandang gabi na po sa inyong lahat, mga kaibigan at mga kababayan. Saan mong kayong dako naroroon ay akin po kayong patuloy na kinukumusta. Patuloy ko rin kayong wine-welcome dito sa atin pong programang Komentarista. Medyo lumipat po tayo ng platform at dito tayo nagbo-broadcast ngayon sa ating Facebook page. Dito sa Back to the Truth Ministry Facebook page. At marami sa atin ngayon ang nasa kabilang himpilan sapagkat meron tayong isinasagawang ministry din doon sa kabila, yung ating pong mga kapatid. May mga pa-seminar po tayo doon sa atin pong NPUM program. Bukod dito, may mga kasabayan din po tayong mga nagbo-broadcast, Kaya siguro hati-hati ang atin pong mga kasama ngayon. Ganun pa man, tayo po ay magpapatuloy, mga kababayan. Ito pa rin po ang inyong lingkod sa Impapawid, Brother Fernando B. Camacho Jr. Patuloy na umaasa na kayo po'y datnan ng atin pong komentarista na nasa maayos at nasa mataas na estado ng kalusugan. Ngayon po ay magpapatuloy ang atin pong pagtatalakay doon sa ating dalawang gabi na naumpisahan. May kinalaman sa pamilya. At syempre, lahat po tayong naririto ay free na magbigay ng kanikanilang mga komentaryo. O di kaya'y mga komento. Ang programa pong ito ng komentarista ay tumatalakay sa mga usaping pangpananampalataya at sa mga usaping may kinalaman sa mga pang-araw-araw na aralin natin sa buhay. Samantala, ngayon po mga kaibigan ay nasa buwan na tayo ng Disyembre, petsa 12. At doon po sa ating mga kapatid na nagsa-sounddown, ay happy sounddown po sa inyong lahat. Disyembre 12, taong 2020. Sa aking relo po ay nasa ganap na alas 6:15. Sabado ng gabi sa ating pong nakagisnang panahon. Sa Biblical Reckoning, yan po ay araw na ng Linggo. Ang ating pong comment section ay open po dyan sa ibaba. Sa mga meron pong gustong batiin, pwede po kayong magpa-shoutout. At atin pong babanggitin sa Impapawid. Open din po yung mga gustong magbigay ng kanilang mga komento tungkol dito sa atin pong patuloy na papaksain.
team po ng dati, ang ating pong usapan ay wala pong personalan. Ano po? Negatibo man o positibo ay pwede ninyong ilahad. Wala lang personalan. Okay, ang paksa po natin ay maraming nagtatanong bakit ganito ang atin pong topic. Sabi ko nga, ito ay isa sa mga request ng atin pong mga kaibigang hindi pa Adventista. Kaya ang programang ito ng komentarista ay hindi lamang pang-Adventist, kundi ito ay pangmasa. Adventista o hindi, pasok ka rito mga Kaboltis 5. Kaya doon po sa mga patuloy na nagtatanong bakit ganito ang ating background. Ito po ay bunga ng request ng atin pong mga kaibigan na natigil ng mahabang panahon. Upang maabot natin yung ating mga kadekada, ay muli nating iinilunsad at isinahin papawid ang kanila pong request na ito. Ayat at dadako naman tayo sa atin pong mga pagbati. Ay binabati natin yung mga kaibigan natin, mga supporter dyan po sa Muntalban. Mga kaibigan, taga Muntalban, magandang gabi po sa inyo. Ganon din, binabati natin ang kapatid na Jimmy Tuason. Ahoy, napaka-sweet naman ang kapatid na Jimmy Tuason. Binabati ko po ang wika ni kapatid na Jimmy Tuason, yung kanyang mahal na asawa, ang kapatid na Jonaline M. Westro Tuason. Kapatid na Jonaline, ay binabati ka po ng iyong butihing mister, si kapatid na Jimmy Tuason. I love you raw. Ah, syempre, di rin ako papahuli, mga kapatid. Ah, binabati ko rin ang aking may bahay, Yelin Camacho, na very supportive. Nandiyan at kasama nating naglilista po ng mga nalalagpasan nating bumabati. At mga pangalang ating dapat batiin. Binabati rin natin ang ating napaka-supportive din na kapatid. Ang kapatid na LB Perez. Ah, sabi ni kapatid na LB, good evening sir. God bless. Likewise po, kapatid na LB Perez. Magandang gabi po rin sa inyo. Patuloy po kayong pagpalain ng ating Panginoon. Meron din po tayong mga kaibigan pa na naririto naman na nagla-likes at nagbibigay ng heart sa ating pong comment section o sa ating video. Ang kapatid na Joshua Katimbang. Magandang gabi kapatid na Joshua. Ayan, binabati rin natin ang kapatid na Ralph Somoso. Good evening, kapatid na Ralph. Ayan, nakabibigay sa atin ng heart ang kapatid na Ralph Somoso. Ang kapatid na Roosevelt J. Patra, Pastorite Jr. Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Roosevelt.
ma-approve din ng kapatid nating si Joel Abad. Good evening, kapatid na Joel Abad. Nakakuha rin tayo ng isang pag-approve mula kay kapatid na Mary Jane Lanoja. Lanohan po ba ito? Pasensya na po, kapatid na Mary Jane. Mahina ako sa bigkasan. Pero ganun pa man, ang aking taus-pusong pagbati at pasasalamat ay itinataas natin, ano po? Lalo na sa ating pong Panginoong Diyos. Patuloy po kayo pagpalain, kapatid na Mary Jane, at sa inyong buong pamilya. Binabati rin natin si kapatid na Rose Marilyn Raga. Good evening po, kapatid na Rosemarine. Rosemarilyn, I'm sorry. Kapatid na Rosemarilyn Raga. Thank you po sa inyong suporta. Ay, kasama rin po natin si kapatid na Grace. Grace Youngs. Good evening, kapatid na Grace Youngs. Si kapatid na Grace Youngs, hindi pa po natin, hindi ko pa po friend sa FB. Siguro, ipifriend na natin ito upang, upang lalo tayong patuloy na masubaybayan. Alright, meron pa ba tayong hindi na bata? Oh, sabi ni kapatid na Rex Jerios Malte, good PM. Likewise, kapatid na Rex Jerios Malte, magandang gabi po sa inyo. Alright, tuloy-tuloy po ang ating isinasagawang pagtatalakay, mga kapatid. Yung pong mga lalabas pa mamaya ay babatiin din natin. Bakit nga ba ang mag-asawa'y hindi biro? Lagi nating naririnig, ang pag-aasawa ay hindi biro. Totoo po yan, mga kapatid at mga kaibigan. Ang mag-asawa'y hindi biro. Hindi ito isang laro. Hindi ito gaya ng kaning isusubo. Nawi ka ng mga matatanda na maaari mong iluwa kapag ikaw ay napaso. At dito nga ay nakikita natin, mga kapatid at mga kaibigan, na marami po ang pumapasok sa lugar ng pag-aasawa nang sila ay hindi handa. Ang iba po ay parang laro lamang. Kapag ayaw na, ayaw na. Pero bilang Kristiyano, ang pag-aasawa ay hindi po ito isang laro. Hindi ito games. Kundi ito ay isang natatanging seryosohang bagay. Marami pong mga tao ngayon na para sa kanila madaling pumasok, madali ring lumabas. Tanda po natin na ang pag-aasawa ay isang natatanging kasunduan ng permihang pagsasama na pinapasukan ng babae at lalaki. Ulitin ko po, yan po ay isang natatanging kasunduan ng permihan o palagiang pagsasama na pinapasukan ng babae at lalaki lamang. Marami po sa kasalukuyan ang nagsasama na hindi po kasal. Kaya pinapayo po natin na para maging legal ang kanilang pagsasama, sila na po
ko ay magpakasal. Kapag igagalang natin ang batas ng ating Panginoong Diyos, ay ilalagay natin ang ating pong kalagayan sa isang maayos na pangangasiwa. Dilit iba kundi sa ating pong Panginoong Diyos. Ang pag-aasawa at pagpasok sa legal na pagsasama ay isang kasunduan po na hindi maaaring labagin, hindi rin maaaring palitan, hindi rin pwedeng bawasan o dagdagan. At ang pagpasok sa isang tahanang legal, dapat po meron kayong pinirmahan na application for marriage license para matawag na legal. At ito ay aprobado ng ating pong batas. At ang lisensya na ating pong makukuha sa gobyerno, yan po ay panghabang buhay. Hindi po yan kagaya ng lisensya ng pagmamaneho na merong expiration. Hindi rin yan katulad ng lisensya na nakukuha natin sa PRC. Ang lisensya na nakukuha natin sa pagkasal ay wala pong expiration. Isa lamang po ang alam kong expiration ng tinanggap nating kasal. Yun po ay ang kamatayan. Na ang kontratang ito ay magwawakas lamang sa kamatayan ng isa. Kaya nga ang pag-aasawa ay hindi po biro, mga kapatid, ano, at mga kaibigan. Yung atin pong mga kaibigan na hindi Adventist ay kasalukuyang pong nag-i-enjoy sa atin pong pinapaksa. Sabi nila maganda raw po pala, mayroon tayong programa na abot sila. Hindi lang daw programang pag-Adventista, kundi programa na inihanda rin ang mga kabataan. Kaya itong ating programang ito ng komentarista ay pangmasa. Sabi ni kapatid Rex, salamat sa pagbati, Brad Camacho. Likewise, kapatid na Rex, maraming salamat sa pagantabay. Okay, tandaan natin mga kapatid na ang pagpasok sa buhay pag-aasawa ay mayroong mga dahilan kung bakit natin ito, kung bakit tayo dapat dito pumasok. Sabi ko nga, ang pag-asawa ay hindi bara-bara. Ito ay kasunduan ng dalawa sa harap ng ating Panginoong Diyos. At sa pagpasok sa buhay pag-aasawa, lagi po ninyong tatandaan, dapat kayo po ay preparado na. Tanong sa atin ng isang kabataan, anong edad daw po ba, no, dapat mag-asawa ang isang lalaki o ang isang babae? Anong edad ba dapat daw pumasok ang isang dalaga o ang isang binata?
Sabi ng iba, kapag ka ikaw ay 25 anyos na, pwede na raw. Sabi naman ng iba, kapag ka lumagpas ka na ng 18, pwede na. Sabi naman ng iba, pag graduate mo ng college, pwede ka nang magkasawa. Pero atin pong ipinapayo na pwede ka nang pumasok sa buhay pag-aasawa kapag ikaw ay handa na. Kapag sinabing handa na, ikaw ay meron ng matatag na hanap buhay. Regular ka na doon sa iyong pinapasukan. Kaya mo nang bumuhay ng pagpapamilya. Talagang matatag na ang iyong kabuhayan o hanap buhay. Pero kung ang hanap buhay natin, tabi-tabi po sa mga masasagasaan, ano po? Eh, kung hanap buhay natin, eh, kontraktwal lamang. Every 6 months, wala na tayong trabaho. Tapos mag-a-apply tayo ng trabaho uli. Pagkaraan ng 4 na buwan, saka lang tayo matatanggap. Eh, papaano na kapag laging ganito ang magiging sistema? Magkakaanak kayo. Magkakaroon ng malaking gastusin. Kaya kailangan stable ang trabaho. Ayan lang man, eh, pinapayo lamang natin. At sa tingin ko, yung payo natin na yan, eh, makabuluhan. Sapagkat ang pag-aasawa, kapag hindi ka preparado, kapag wala kang stable na hanap buhay, baka matulad tayo sa ibang nagpapamilya nan patuloy na naghihikaho sa kanilang buhay, na maging damit ng kanilang mga anak ay hindi mabilhan, pati pagkain ay masyadong tinitipid, ang ulam araw-araw ay tuyo, araw-araw ay itlog. Wala nang mapagpilian. Kaya dapat kailangan tayo ay preparado. Sabi nga, ang pag-aasawa o ang pagpasok sa pag-aasawa, yan po ay pag-iiwan. Anong ibig sabihin? Ang pag-aasawa daw po ay living. Yan po ay prinsipyong nakatala sa banal na kasulatan. Ang sabi sa Kapitulo 2, talatang 24 ng Aklat ng Heneses, kaya't iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ang kanyang ina at makikipisan sa kanyang asawa at sila'y magiging isang laman. Maliwanag po ang tagubilin sa atin ng Biblia. Kapag tayo raw po ay papasok na sa buhay pag-asawa, iiwan natin ang atin pong mga magulang at tayo ay mamumuhay ng hiwalay na sa kanila. Marami pong mga nag-aasawa ngayon, itinitira yung kanilang may bahay doon din sa bahay ng kanyang mga magulang. Marami na rin kanasa na nangyayari ito. Ang dulot lamang ay nagiging gulo sa bandang huli. Hindi maiiwasan na nagkakaroon ng sigalot ang iyong asawa at ang iyong ina. Kung minsan naman, ikaw at ang iyong ina. At ang isa pa rito, hindi tayo makakakilos ng gusto nating kilos. Dahil meron tayong inaalala. Hindi rin tayo makagising ng gusto nating gising. Kasi maraming matang nakabantay at tila baga nakakahiya. Hindi ka rin makatulog ng gusto mong tulog. Nito manggap ng bisita ay alanganin ka. Kaya mainam na kapag nag-asawa, kayo po ay bubukod. Hindi kayo bubukod ng kwarto, ano ho? Bubukod kayo ng mismong tahanan.
hindi ko naman sinasabi na lahat ng mga hipag, mga hipag ng mga biyanan, masungit, hindi po, no? Marami pong napakababait na mga biyanan. Yung biyanan ko, napakabait ho, Pero siyempre, mas maganda pa rin na kayo po ay nakabukod. Prinsipyo po kasi yan ng Biblia. Sabi ni kapatid na Rex, nice music, background blood. Opo, yan ang gustong gusto sa atin ng ating pong mga neutral friend. Tama Brad, sagrado ang kasal. Amen. Hindi tayo tutulad doon sa mga ngaral na ang wika ay wala ng halaga ang kasal. Okay, binabati po natin ang at si kapatid na LB Perez, nabati ko na po ito. Magandang gabi, kapatid na LB. Ito ay napakasipag nating katuwang sa iyong papawid. Sabi ni kapatid na Yelena, good eve, pastor ha. I hope you could understand the topic is about preparation of our youth in getting married. Opo, yan binobroadcast natin dito alang-alang sa atin pong mga kababayan. Adventista o hindi Adventista, pasok sila sa atin pong paksang ito. O, marami po kasi sa atin na hindi sila mahilig sa religious sa tao dito program. Kaya ni-request sa atin na hindi natin iwala itong ating background. At tinutugon naman natin ito, mga kababayan, mga kapatid. At dito nga, nakita natin na kapag ka pumasok pala sa buhay pag-aasawa, ay kailangang iiwan ng bawat isa ang kanila pong tahanan at sila'y magtatayo ng sarili nilang tahanan. At kung mapapansin nga natin, mga kababayan, na tayo ay na ang bawat isa ay pinag-aral ng ating mga magulang. Kaya habang kayo pinag-aaral, pagbutihin po ninyo ang inyong pong pag-aaral sapagkat inihahanda po kayo ng ating mga magulang para kapag tayo'y pumasok na sa buhay pagpapamilya, ay hindi naman mapapariwara yung atin pong pagtatayo ng tahanan. Marami pong nanghinayang na kapagkatapos ng kanila pong pag-aaral at nagkaroon na ng trabaho, ang wika'y panahon na sana upang siya ay makapaglingkod sa kanyang mga magulang. Subalit hindi natin maiwasan na dumarating sa pagkakataon na pumapasok na rin sa pag-aasawa ang isang tao. Kaya kung minsan yung inaasahan na ang mga anak ay makakapaglingkod, magiging katuwang na rin ng kanyang mga magulang, ay darating na ang panahon na iiwan na niya ang mga magulang na naghirap sa kanya at sasama sa isang babae na walang kahirap-hirap sa kanya, kundi nagpahirap pa raw sa panahon ng panliligaw. Ngayon ang wika rito. At yung unang babae ay iiwan na niya yung kanyang mga magulang na nag-alaga at naghirap sa kanya, at siya'y sasama sa isang binata na walang hirap sa kanya, kundi magbigay pa nga ng pasakit sa panahong sila ay mag-boyfriend. Kaya pag-asawa, mga kapatid, hindi po minamadali, Yan po ay pinaplano. At syempre, sabi ng iba, maliwanag naman daw sa talata na binasa natin, na ang mag-iiwan lang ng nanay at tatay, yun lang daw lalaki.
Yung babae, pwede naman daw pumisa sa kanyang nanay. Yan po'y prinsipyo sa pag-aasawa. Dapat iiwan din talaga ng dalaga yung kanyang buong angkan. Mahirap makipisan, mga kapatid ko, tandaan po ninyo, mahirap makipisan sa mga magulang kahit na sila ay mababait. Ipakita natin na sa atin pong pagpasok sa buhay pagpapamilya ay kaya talaga nating tumayo sa sarili nating mga paa. Kaya yung mga mamas boy dyan, yung mga papas boy, mamas girl, papas girl, eh kapag kayo'y pumasok na sa ganitong, ito'y gawin ninyong seryoso. Hindi yung kumu kayo'y mag-aaway, eh lagi kayong nakasumbong kay tatay. Lagi nakasumbong kay papa o kay mama. Ang mama naman dahil kayo'y mahal-mahal, eh susugurin yung inyong asawa lalaki at pagsasampalin. O di kaya pagsasalitaan ng masasakit. Eh hindi ganon. Ano mang sigalot at problema ninyo sa buhay, dapat lutasin lamang ninyong dalawa. At syempre sa pag-aasawa, dapat handa ka rin iwan, kung ikaw ay dalaga, handa mo rin iwan ang iyong apelyido. Lalo na dito sa ating bansa, dito sa Pilipinas. May mga babae na akong kakilala, ayaw nilang palitan yung kanilang apelyido. Dito sa ating bansa, ang pagpapalit na apelyido ng isang dalaga at ang kanyang gagamitin na apelyido ng kanyang asawa, yan po ay isang karangalan na malalasap at maintindihan ng isa pong dalaga. Sapagkat kapag hindi mo gamit ang apelyido ng iyong asawang lalaki, ay ibinabandila mo na ikaw ay hindi paligal na asawa. At ikaw ay hindi pag-aari ng iyong asawa. At ang iyong asawa ay hindi mo pag-aari. Kaya mahalaga na maghihanda tayo sa pagtanggap sa apelyido ng inyong pong asawa. Pangit man yan, mabantot man yan, o ano man yan, dapat ay tanggapin natin yan. Sapagkat ang buhay pag-aasawa ay isang sagrado at yan po ay tunay na pinakaingatan ng ating pong Panginoong Diyos. At yan po ay dadalhin po natin habang buhay. Kaya yung bawat isa, iiwan nila yung pong mga nag-alaga sa kanila. Kaya yan ay magulang o kapatid o sino man, kapag pumasok sa buhay pag-aasawa, ay talagang magsasarili sila. Kaya yung namang lalaki, kapag kasumama sa kanya ang kanyang ang may bahay o kanyang asawa na, kung papaanong ito'y inaalagaan ng kanyang mga magulang na parabagang pag-iingat sa isang babasaging kasangkapan, ay iingatan din natin ito tulad ng pag-iingat o higit pa sa pag-iingat ng kanyang mga magulang. Sapagkat yan pong mga dalaga ay na inyong napusuan at kayo ay tinanggap, yan po ay sasama sa inyo ng may buong kagalakan at may buong pagtitiwala na sila ay tratratuhin nating prinsesa o reyna ng atin pong tahanan. Kaya huwag natin sirain yung kaisipang yan. Ipakita natin sa kanyang magulang kung gaano natin sila kamahal at pinakaiingatan. Kaya bagamat ang mga babae walang katiyakan doon sa inyong ipinangako, dapat yung buwan at bituin ay inyong ibibigay, eh yan po'y sasama sa inyo. Kaya kahit hindi pa siya tiyak na talagang ibibigay ninyo sa kanya yung ipinangako ninyong buwan at bituin, ayan talaga isasama mga kapatid.
sapagkat meron siyang pagtitiwala at tiyakan at nangahawak sa inyong pangako. Eh, wag lang ninyong ibigay na bituin bunga ng black eye, ano ho. Sabi ko nga, iingatan natin sila tulad ng pag-iingat ng kanyang mga magulang. Eh, kung yan man, hindi iningatan ng kanilang mga magulang, tayo mismo ang mag-iingat sa kanila bilang isang babasaging kasangkapan na hindi mababasag, ano po. Ipakita natin sila na hindi sila nagsisisi o magsisisi sa pagsama nila sa atin. Eh, marami sa atin, nakikita yung black eye, ano? Doon nila nakikita rin yung ipinangakong bituin. Kaya sabi nga, ang pag-aasawa ay no return, no exchange. Wala na tong balikan. Walang saulian. No return, no exchange. Ano pa ang dapat nating malaman sa buhay at pag-aasawa, mga kabataan? Ang pag-aasawa po ay pagbibigayan. Tanda po natin yan, ang pag-aasawa ay pagbibigayan. Sa atin pong mga kaibayo sa pananampalataya, kapag ka merong kasalan, napapansin po ninyo na merong aras na ibinibigay, di ho ba? Alam niyo ba kung ano ibig sabihin ng aras na ibinibigay sa babae? O, doon po sa hindi pa nakakaalam ng aras, no? Yung aras po, ito po yung mga parang gininto ang o gintong mga barya na nakalagay sa isang lalagyan. At ito po ay dinadala ng isa sa mga abay. At pagkatapos ay kukunin ito ng lalaki. Sa seremonya, ibibigay ito sa palad ng babae. Na ang ibig sabihin po nito, ang kanyang tinatangkilik, ang kanyang buong sahod, ang kanyang kayamanan, ay ipapamahalan niya sa kanyang may bahay. Ano po? Sabalit nakakalungkot sa panahong ito, eh, ang babae hindi binibigyan o hindi pinamamahalaan ng kanyang tinangkilik o ng kanya pong sinahod. Kundi ang ibinibigay lamang sa babae, eh, kung magkano lang ang gusto niyang ibigay. Nakalimutan na ang prinsipyo ng sila ay ikinasal. Eh, misa pang naghihingi yung babae, eh, ang tanong ng lalaki, magkano? Magkano ang kailangan mo? Eh, hindi po dapat ganun ang tamang prinsipyo ng pagtatanong. Kapag nanghingi ang asawang babae, ibigay mo ang iyong tinatangkilik. Alalahanin mo na minsan nagbigay ka ng aras. At yun, panundigan po ninyo habang kayo ay nabubuhay. Huwag ninyo bibigyan ng allowance ang inyong mga asawang babae. Dapat kayo ang bibigyan ng allowance ng inyong asawang babae. Ganun po dapat, hindi baliktad. Ano po? Sapagkat ang babae ang siyang tumatayo bilang ingat yaman ng inyong pong tahanan. Eh ngayon, kung sakaling ang inyong asawang babae talagang hindi marunong humawak ng pera, sa kaninyo pag-usapan kung ano ang ikagaganda. Ibig sabihin, kapag ka nakita na ninyo at nasubukan na ninyo na tila baga hindi napapangalagaan ang inyo pong kayamanan, pag-usapan po ninyo na maayos na kayong dalawa ang magmamaniobra ng inyo pong kayamanan. At habang kayong dalawa ang nagmamaniobra, ay tuturuan po ninyo ang inyong may bahay kung paano mag-manage ng inyong pera. Kapag natuto na siya ng pagmamanage, ibalik nyo po uli sa kanya yung kanyang pangangasiwa. Kapag ka hindi pa rin maayos ang pangangasiwa, tulungan nyo po ulit, mag-uusap po uli kayo. Ganyan lang po ang sistema
ng atin pong pagtangkilik sa atin pong kayamanan. Ipakita natin sa ating may bahay kung ano ang kanyang halaga sa paghawak po ng ating kayamanan. Ay, hindi ko naman sinasabi ano na masama na ang lalaki ang siyang nagmamaniobra. Katulad nga po ng aking sinabi, kapag ka hindi akma o hindi ganon ang babae mag-ingat, pag-uusapan po ninyong dalawa. Siyempre, sa pag-uusap, nasa sa inyo na po yun kung paano nyo i-handle. Pwede nga sasabihin ninyo, ako muna ang hawak, pagkatapos ay tuturuan kita kung paano mag-manage. Sana po ay huwag ninyong ma-misinterpret ano po yung akin pong sinasabi rito. Ang gusto lamang natin ay mailagay natin sa prinsipyo ng atin pong Panginoong Diyos ang bawat bagay. Ano pa ho sabi sa atin? Ang pag-aasawa daw po ay holiness. Mapapansin po ninyo sa inyong kasal, hindi po nawala ang salita po ng ating Panginoong Diyos. Ang Biblia ay kasama sa inyong pong seremonya. Nang ibig sabihin, ang inyong pagsasama ay dapat nakabase sa Biblia. Ay dapat ang Biblia ginagawa pong panuntunan ng inyong buhay. Yan ay gagawin ninyong manual ng inyong pong pamilya. Maraming tao ngayon pagpasok sa buhay pag-aasawa, ang Biblia isinusuksok lamang sa kung saan-saan at naalibo ka na ng makapal. Hindi binabasa. Tandaan natin, yan po ay kasangkapan kasama sa seremonya ng atin pong kasal. Pahalagahan po natin yan. Basahin po natin yan araw, gabi, tanghali kung po pwede. Yan po ang manual ng atin pong pamilya. Kapag ka nakabase dyan ang atin pong paninindigan, hindi tayo malilihis ng, sa atin pong pagpapamilya. Sapagkat ituturo dyan ng ating Panginoon kung paano natin pangangasiwaan ng mabuti ang atin pong pamilya. Okay, sabi pa rito, ang pagpapamilya ay isang covenanting. Ano ba yung covenanting? Oh, yan daw ay pakikipagtipanan. Maraming nag-aakala na kapag sila ay nag-asawa na, hindi na sila manliligaw dahil tapos na yung kanilang panliligaw. Mali po. Hindi po natatapos ang panliligaw kapag kayo sinagot na. Ang panliligaw ay habang buhay natin gagawin sa atin pong may bahay. Kaya nga sabi rito ng ating buting pastor, si Pastor Victor D. Flauta. Ito po ay nasa kanyang pagtatayo ng masayang tahanan. Copyright 1994 sa bilang 14, pahina 95. Ang kasalan ay isang seremonya para sa palitan ng pangako o sumpaan ng magsing-irog. Kaya yan po ay palitan niya ng pangako at sumpaan. At yan ay ginaganap sa harap ng atin pong Panginoong Diyos at ng mga saksi. Kaya yung mga nagpapa-secret marriage, mas maiging ilagay ninyo sa lantad na pagkakataon, ano? Ay, hindi ko naman sinasabing masama yung secret marriage, mga kapatid, ano? Yun ay legal po yun. Sa secret marriage, meron din po yung witness. Yan kasal din sa harap ng ating Panginoong Diyos at meron din pong witness. At may mga pagkakataon talaga na hindi maibulgar, no? Gawa ng mayroong banta, may threat, kaya nagsisikret na wedding. Pero doon sa mga wala namang threat sa kanilang buhay at wala namang problema,
Mindanao. Maganda na na mas marami ang nakakasaksi. Mapawes o mapas sa simbahan, mas maigi na po yung ganon. At mapapansin po ninyo, mga kapatid ko, ano? Doon po sa seremonya ng kasal, ay talagang tinitiyak noong officiating minister, no, yung sagot ng bawat isa kung ito ba talaga yung bukal sa kanilang puso o bunga lamang ng pagkatakot. Ano ho? Mas maganda na tayo talaga lumagar sa isang totoo at mayroong paninindigan. Ano? Kaya yung ating mga isinasagot sa ating doon sa kasal, sinasaksihan po yan ng mga taong naroroon. Kaya banal po ang pag-iisang dibdib. Ang tawag nga po ng iba dyan ay sumpaan sa harap ng altar. Ado nga sa aming kasal ng aking may bahay, pareho kami talagang nagpangakuan sa isa't isa. Sabi ko sa aking may bahay, ito yung aming detalye, no? Ito yung aming pangakuan sa isa't isa. Dito, ayon dito sa aming nilagdaan, bukod po ito doon sa tinatawag na marriage certificate, ito po ay isang bukod na papel na talaan ng atin pong kapangakuan. Ano po? Oh, sabi ko kay Yelen Camacho, nanuoy de los Reyes pa. E ngayon, Yelen de los Reyes dash Camacho na. Tinatanggap kita na tunay na asawa upang maging akin. At simula sa araw na ito at sa haharaping panahon, mag-iibigan tayo ng buong puso at buong katapatan. At tayo'y magsasama sa hirap at ginhawa, sa kamatayan man o sa karilataan, sa may sakit o sa kalusugan. At walang makapaghihiwalay sa atin maliban sa kamatayan ng bawat isa sa atin at sa katuparan ng mga pangako. At pagtitiwalang ito ay aking ibinibigay ang buong puso at buong buhay ko sa iyo. Patnubayan nawa tayo ng dakilang may kapal ngayon, ika-12 ng Marso, taong 2007, sa lungsod ng Tagaytay. Ayan. Kaya itong amin pong kapangakuan ito, hindi namin ito winawala. Kaya hanggang ngayon, love na love ko yung aking may bahay. I love you, mama. At doon sa mga pumapasok sa buhay pag-asawa, dapat, noho, sa pagharap ninyo sa altar, taglay ninyo ang buong katapatan at katapangan na mamahalin talaga ninyo ang inyong may bahay at bibigyan ninyo siya ng karangalan. At syempre, ang ating panliligaw ay hindi po natatapos. Habang nabubuhay ang ating asawang babae, patuloy po natin siyang susuyuin. Patuloy nating liligawan. Sapagkat siya ay isang mamahaling babasagin na atin pong dapat ingatan. Kaya ang pagpasok sa buhay, pagpapamilya at pag-aasawa, hindi biro. Dapat hindi lamang kayo sweet habang kayo ay mag-boyfriend at mag-girlfriend pa lang. Dapat laging nagiging sweet ang bawat isa, lalo na kapag kayo na ay mag-asawa na. Kaya
Kaya nga, sabi sa atin, ang pagliligawan hindi natatapos kapag kayo ay sinagot na. Kaya sabi pa rito, ang pag-aasawa raw po ay cleaving o pakikipisan. Katulad nga ng ating sinabi na sila po ay magsasama at magpipisan. Yung pong dalawang nilalang, babae at lalaki, na nagmula sa magkaibang mundo, nagmula sa magkaibang tahanan, nagmula sa magkaibang bayan o lugar o lahi, magkaiba man ang kanilang tribo, magkaiba man ang kanilang lingwahe, dahil sila po'y nagkasundo, pangangatawanan po nila. At syempre, marami pong pumapasok sa lugar na ito na hindi pa nila lubusang kilala ang bawat isa. Eh kapag kayo'y napunta na sa ganyang kalagayan, kahit na hindi pa ninyo lubusang kilala ang bawat isa, kahit na kayo matagal na nga magkasintahan, magkaroon kayo ng pasisya sa isa't isa. Sapagkat alam naman natin, sa panahon pa lang ng pagliligawan o sa panahon pa lang ng kayo mag-boyfriend at mag-girlfriend, umisan ang lalaki o di kaya yun pong dalaga, ang pilit lamang niyang ipinapakita yung kanyang yung lahat ng mga magaganda. Pinapakita lamang niya yung kanyang pagiging ubod ng bait, yung kanyang pagiging ubod ng maunawain, pagiging masipag, at marami pang magagandang bagay, ano po, lahat ng kabaitan ay makikita natin. Yung namang binata o dalaga, yung kabilang panig naman, sa ganun ding kalagayan, ang kanya pong ipinakikita. Kaya kumisa, nagugulat ang dalawa. Bakit nung sila'y naging mag-asawa na? Iba na yung ugali ng kanyang asawang babae o di kaya yung kanyang asawang lalaki. Dito papasok ang pag-uunawaan, mga kapatid. Sapagkat dito na malalantad kung sino ang tunay na sila. Dito mo na maipapakita kung sino yung tunay na ikaw. Kaya nga lagi nating sinasabi, dapat ang panunuyo ay patuloy na isinasagawa kahit kayo'y kayo na. Nililigawan pa rin dapat natin ang atin pong mga may bahay, ano po. Kaya dito po sa ating pinapaksa, kapag ka inyo po itong nanamnamin, ay marami po kayong matututunan, mga kababayan, mga kapatid. Lalo na doon sa mga kabataan natin o doon sa mga nagnanais na pumasok sa buhay pag-aasawa, ano po. Teka, papatitignan ko muna kung meron tayong mababati, ha? Aha, so far, wala pa naman. Ito, binabati natin ang kapatid na Joel Abad. Ayan, nakaantabay rin po sa atin, kapatid na Joel Abad. Ang kapatid na Limuel Meneses. Kapatid na Lemuel at kapatid na Joel Abad, magandang gabi po sa inyo. Sabi ni kapatid na Rex Heroes Malte. Tama ka Brad, huwag mag-asawa kung hindi handa. Po, totoo po yan. Marami pong nag-aasawa na napasubo lamang. Hindi ganyan ang panukala po ng atin pong Panginoon. Ang pag-aasawa ay ilagay natin sa isang maayos na kalagayan.
Nabati rin natin ang kapatid na John Gilbert Hermano Cale. Kapatid na John Gilbert Hermano Cale. Magandang gabi po sa inyo. God bless po sa inyo riyan. Alright, tuloy-tuloy tayo sa ating sinasagawang pag-aaral. Oh, sabi dito sa ating pong slides, ano po? Ang pag-aasawa di umano ay loving. Pag-iisang laman o loving. At dito nga ay makikita natin ano yung prinsipyo na kapag ang babae at lalaki ay pumasok na nga sa pag-iisang dibdib, sila po ay tatawagin ng isang laman. Sabi ng aklat ng Amos, Kapitulo 3, Talata ay 3. Makalalakad baga ang dalawa na magkasama, liban na sila'y magkasundo. Kaya sa pagsasama po ay mahalaga ang pagkakasundo, mga kapatid. Ang permihang pagkakasundo ay isang larawan ng magandang pagsasama. At ito po'y kinalulugdan ng atin pong Panginoong Diyos. Kaya sa tuwi-tuwin ha, dapat kayo po ay nagkakasundo sa lahat ng mga pagpapasya sa buhay, sa lahat po ng inyong gagawin, sa lahat ng inyong plaplanuhin. Kayo po dapat ay nagkakasundo. Magkaroon man ng alitan, ng di pagkakaunawaan, eh, bago lumubog ang araw. Maganda nga, di pa lumulubog ang araw eh. O, tanghali pa lang, may pagkakasundo na mga kapatid. Ano po? O, sabi nga sa atin, ang masayang tahanan, yan po ay gulugod ng bansa at asin ng kabiasnan. Ano po ang sabi? Ang masayang tahanan raw po ay gulugod ng bansa at asin ng tahanan. O, marami kong misang mga tahanan na hindi nagiging gulugod ng bansa kundi pasakit ng bansa. Maraming mga tahanan ang kinaiinisan ng kanyang kabiasnan. Kaya pagbutihin po natin ang atin pong pagpapamilya. Gawin nating tayo ang magiging ehemplo ng mga nakapaligid sa ating nagpapamilya rin. At lagi po nating tatandaan ito, mga kababayan, ano po, mga kapatid, na ang tahanan o ang pagpapamilya ay hindi po dapat bunga ng pagkakataon o hindi bunga ng aksidente o swerte. Marami pong nagkaroon ng tahanan ngayon, bunga daw ng aksidente, bunga ng pagkakataon o bunga ng swerte. Huwag nating idaan dito yung atin pong pag-aasawa, ano po? O yung paglagay natin sa lugar pagpapamilya. Ang atin pong pag-aasawa, yan po ay dapat idinadaan sa panalangin. Yung inyo pong liligawan, yung napupusuan, eh, hingin po ninyo sa Panginoon. Eh, yung aking may bahay na yan, eh, hiningi ko yan sa Panginoon. Ang Panginoon naman, eh, mapagbiyaya, mapalal, mapagbiyaya, mabait, mapagpala. Ayun. Palibasa, ang inyong lingkod, eh, mabait. Guwapo. Makisig. Di ba, mama? Kaya naman ibinigay sa akin ng Panginoon. Kaya naman yun, mahal na mahal natin at inaalagaan natin. Hindi po yan bunga ng pagkakataon, mga kapatid, ha?
Kaya misis ko, hindi yan bunga ng aksidente. Hindi po yan bunga ng swerte. Yan po ay bunga ng ating panalangin sa Panginoon. Kaya ganyan dapat ang maging prinsipyo ng isang tao na gustong lumagay sa masayang pagpapamilya. Hindi siya magpapamilya kasi gusto lang niya. Dapat gusto ng Panginoon. Dapat gusto ninyo ring dalawa. Kaya at naririto rin ang atin pong kaibigan, si kapatid na Nemuel King. Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Nemuel. Sabi ng kapatid na Nemuel sa kanyang message, better late than... Oh, okay lang po yan. Oh, good evening po sa lahat ng mga kapatid. At higit sa lahat ay purihin natin ang Panginoon. Amen. Yung iba nagtatanong sa akin, bakit daw cup? Bakit daw cups? Yan po ay pinaikling salita ng kapatid. Kaya nang sabi ng kapatid na Nemuel, good evening po sa lahat ng mga cups. Ang ibig niyang tukuyin, mga kapatid. Okay, balik tayo rito, mga kaibigan. Ulitin natin, pagpasok sa pagpapamilya, huwag ninyong gawing bunga ng pagkakataon, bunga ng swerte, o bunga ng aksidente. Katulad nga ng aking pinagpatutuo sa inyo, mga kapatid, kababanggit ko lamang kanina. Yang aking pong may bahay, yan yung napakaganda kong may bahay, si Yelen de los Reyes Camacho. Yan po ay bunga ng ating panalangin sa Panginoon. Bunga po yan ng ating pong pagmamahal sa Diyos. Bunga yan ng paglilingkod natin sa Kanya't pagtatapat. Hindi yan bunga ng pagkakataon o ng aksidente. Yung aking may bahay, hindi po yan bunga ng swerte. Yan natin dayanin ang atin pong pagpapamilya, mga kapatid at mga kaibigan. Ano po? Lalo na dun sa ating mga kababayan, ang mga kabataan. Ang lahat, isandig natin sa atin pong Panginoong Diyos. Sabi ng isang talata sa Biblia mula sa Aklat ng Mga Awit, Kapitulo 112, talata po 1. Purihin ninyo ang Panginoon. Mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon, na naliligayahang mainam sa kanyang mga utos. Ano po sabi ng Biblia? Purihin daw po natin ang Panginoon, sapagkat mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon. Kapag nanamnamin niyo po ang talatang ito, kung tayo lamang ang magtatapat ng mabuti sa Panginoon, ibibigay niya sa atin ang babaeng karapat dapat para sa atin. Sapagkat ang kanyang wika, mapalad ang tao na natatakot sa Panginoon. At syempre, ganun din naman sa panig ng mga babae. Kapag kayo po'y naglilingkod sa ating Panginoon, ibibigay niya po sa inyo yung lalaki na magbibigay sa inyo ng kaligayahan at kayo dadalhin doon sa langit na bayan. Sapagkat mapalad daw po ang tao na may takot sa Panginoon. Yan ang sabi po ng Biblia. Sa pagpapatuloy ng talata, ang lahi ng matwid ay magiging mapalad. Kaya po kahit tayo ay magkaroon na ng mga supling, mapalad din po yung ating mga supling. Mapalad rin tayo sa kanila. Sapagkat ang sabi rito, ang lahi daw ng matwid ay magiging mapalad. Pinagpala na tayo ng Panginoon, yung ating mga supling, pagpapalain din sa pamamagitan natin.
Kaya mahalaga po na tayo ay hindi bumibitaw sa paglilingkod natin sa atin pong Panginoong Diyos. Sa pagpapatuloy ng talata, mula dito sa awit 112, talatay 3, magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ano po sabi? Magiging sagana sa kanyang tahanan, katarungan niya'y walang katapusan. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon, mga kapatid. Patuloy tayong pagpapalain, patuloy tayong pasasaganain. At ang wika nga rito, yung katapusan niya'y walang, ay yung katarungan niya'y walang katapusan. Amen. Sabi pa rito, yung daw sambahayan na mayroong pagkatakot sa Panginoon at yung tapat sa Diyos. Ang kanyang ginagawang sentro o sentro ng kanyang tahanan ay walang iba kundi ang ating pong Panginoong Diyos. Ito raw po ay isang dako na ang Diyos ang pinakasentro ng lahat ng kanilang buhay. Kaya sabi ng isang talata, mga kapatid, buhat sa aklat ng mga awit, kapitulo 127, talatang 1, malibang itayo ng Panginoon ang bahay, walang kabuluhan nagsisigawa ang nagtatayo. Malibang ingatan ng Panginoon ang bayan, walang kabuluhang gumigising ang bantay. Ano po ibig sabihin ng talatang ito? Maliban raw na ang ating Panginoong Diyos ang siyang naging tagapagtatag ng ating pong tahanan o bahay, ang tao na magtatayo ay walang kabuluhan. Tunay po yan, mga kapatid. Kapag ka itinayo lamang ng tao ang kanyang tahanan, walang kabuluhan po yan. Malibang ang Panginoon ang magtayo ng inyong tahanan, ay diyan magkakaroon ng kabuluhan. Paano ba itinatayo ng ating Panginoon ang ating tahanan? Katulad ng napag-aralan natin kanina, ang lahat ay isasandig natin at ihihingi sa Panginoon. Ang lahat ay isasangguni natin at ilalapat natin sa kanyang banal na katwiran. Kaya napaganda po ng prinsipyo ng atin pong Panginoong Diyos. Ano po? Sabi pa rito sa Kapitulo 3, talatang 19 ng Aklat ng Kolosas, mga lalaki, hoy, para ito sa mga lalaki, oh. Hindi po sa mga bading, sa mga lalaki. Ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Ay, marami tayong nakikita ngayon dyan sa Facebook, mga kapatid. Yung pong mga babae, ganun na lamang kung bugbugin ano, ng mga lalaki. Noong nakaraan, nakita natin sa telebisyon, yung kanyang asawang babae, ano, pinukpok ng martilyo sa ulo, sa likuran ng kanyang ulo. Ayon sa ulat, nakatakbo pa raw yung babaeng ito at nakahumihingi pa ng tulong. Kaya lang, inabutan pa daw ito di umano ng kanyang asawang lalaki at pinukpok ng martilyo sa dibdib. Nang isugod sa ospital, patay na yung pong babae, no? Dead on arrival. So sabi sa atin ng Biblia, mga babae, ang mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Huwag natin silang ituring o itrato na para bang mortal nating kaaway, mga kaibigan, mga kapatid. Lalo na doon sa ating mga kadalagahan at mga kabinataan.
Katulad ng ating napag-aralan kanina, pakaingatan natin sila na para bagang babasaging kasangkapan. Ano po? Yan, sapagkat yan po, iningatan ng kanilang mga magulang yan, mga kapatid. Kahit nga padapuan ng langaw o lamok, ayaw mapangyari ng magulang, ano? Pagkatapos sa piling mo, mamartilyuhin mo lang yung kanyang ulo. Naku po, mga kapatid, ilagay natin sa tama yung ating pong pagpapamilya. Yung iba naman, ginagawang panchimbag yung kanyang asawang babae. Akala niya, kasuntukan niya. Alalahanin natin na ang mga babae, wala talagang laban niya sa mga ating mga lalaki. Kung gusto ninyong makipagsuntukan, makipagbasagan ng katawan, pumasok kayo sa boxing. Diyan ninyo subukan yung inyong lakas at husay sa panununto. Huwag sa inyong mga asawa. Akalain mo, binobola-bola mo yan ng araw. Pinilit mong pasagutin ka. Pinangakuan mo ng magaganda. Ang tatamis ng iyong mga salita. Nung kayo'y naging kayo na, suntok lang pala abutin niya, tadyak. Wag naman, kawawa naman yung ating pong mga may bahay. Ano mang laban niya sa atin, hindi yan makakalaban, mga babae po yan. Yung kanyang mga buto, higit na maliliit kaysa sa ating mga buto. Sadyang pino ang kanilang kilos at yan talaga'y dyan sila ipinorma ng ating Panginoon. Tapos ibubugbugin lamang natin. Wag. Ang isa pong lalaki na may takot sa Diyos, minamahal at inaalagaan ng kanyang asawa, hindi binubugbog, hindi binubuntal, hindi tinatadyakan. Alalahanin natin na sila po ay bahagi ng ating tong tadyang. Hindi tadyak, ano po? Tadyang. Bakit sa tadyang? Yan po'y palatandaan na ang babae ay dapat kalingain, dapat mahalin, dapat alagaan. Hindi yan kinuha sa kamao ng lalaki, kundi sa tadyang, tanda ng dapat siyang pakaibigin. Hindi sa paa para tadyakan o sipain, kundi sa tadyang para siya ay kandiliin. Kaya masarap sa isang buhay pagpapamilya ang inyong pong pipiliin yung pong lalaki o babaeng may takot sa ating Panginoon. Huwag kayong pipili ng inyong mapapangasawa aadik-adik, mga kababayan. Huwag kayong pipili ang inyong mapapangasawa hayok sa kamunduhan. Ang piliin po ninyo yung may takot sa ating Panginoon. Paano naman yung mga nakapangasawa ng hindi na umabot sa ating paksa? Wala po kayong magagawa kundi tanging-tangi ipanalangin sila sa ating Panginoon. Kaya sa halip na pagmalupitan, yan po ay inyong lambingin. Ano po? Alalahanin ninyo, nung una iniaakyat pa natin niya sila sa jeep. Ipinagbubukas pa natin ng pinto ng kotse. Nagbababa, inaalalayan pa natin. Tapos ngayon kayo na, ganun na lamang kung ating buntalin. Wag na wag mangyari, mga kababayan. Ano po? At kung kayo ganito sa inyong may bahay, isaayos na ninyo ang inyong buhay. Ituwid na ninyo ang inyong buhay pag-aasawa. Yan naman ay alang-alang sa prinsipyo ng ating pong Panginoong Diyos. Baka meron na po tayong babatiin. Ano ho? Kailangan mabigyan din natin ng pagkakataon. Thank you. At ito, binabati natin, ha? Ang kapatid na Abebert Sanico. Magandang gabi, kapatid na Abebert. Ayan, at binabati rin natin yung pong kasunod ni kapatid na Nemuel King, si kapatid na, paano po binibigkas to? Leomer Atame. Sabi ni kapatid na Leomer Atame, good eve po from Kibungsod, magsaysay, magsaysay miss
or Mindanao. Aba, may kalayuan po ito, Mindanao. Magandang gabi po sa inyo, kapatid na Leomer Atami. Sabi ni kapatid na Nimuel Kings. Agree ako dyan, bro, Fernando Baisa Camacho Jr. Kapag hiningi mo sa Diyos ng taimod at deserving kang bigyan niya, tiyak ibibigay niya. Amen. Oh, eh, ito na nga, yung aking pagpapatotoo, kapatid na Nimuel Kings, ano? At ito si Nimuel Kings, oh, nagpapatotoo rin po. At ito ay, sabi nga, proven and testing, ano? Oh, proven and tested. Sabi kapatid na LB Perez, wow, very nice. Topic cap, cap, sana all. Yun, no? Sana all. Wah, sabi ng iba, wah! Kapatid na Rolando Geodisico, magandang gabi. Good evening, Brother Fernando Baisa Camacho Jr. At sa lahat ng kapatiran na nakasubaybay at nakikinig sa programang ito. At kaya kapatid na Nemuel Kings, ganun na rin sa mga kaibayon natin sa pananampalataya na nakikinig. O, nakikinig po. God bless po. Ayan, mula po sa mga kapatirang Adventista. Kaya binabati po ng kapatid na Rolando Geodesico at ng inyong pong malit na lingkod. Lahat ang ating pong mga kababayan, mga kaibigang hindi kaanib ng ating pananampalataya. Ano po? Kapatid na Lorena, magandang gabi. Sabi kapatid na Lorena, amen. Ay, sabi ni kapatid na Nimuel Kings, kapatid na Jose Valdez Jr., kapatid Jericho Nebres, kapatid na Joel Ompok, kapatid na Janry Very Jacinto, kapatid Rolando Giotisico, shout out! O oh, yan, may mga dami sinashout out si kapatid na Nimuel, talagang hindi nakakalimot sa tropa to. Oh, shout out kapatid na Jose Valdez Jr. Kapatid na Jericho Nebres, shout out po. Shout out din kay kapatid na Joel Ompok. Kapatid na Janry Very Jacinto. Ayan, mga kaibigan natin ito. Shout out din kay kapatid na Rolando Giodisico. Ayan, kapatid na Rolando. Sina-shout out kay ni kapatid na Nemuel Kings. Ay, kasama rin natin ang kapatid na De Los Reyes, Rosalie. Ayan, is watching. Maraming salamat po, kapatid na Rosalie. Ayan, ito yung kapamilya natin po ito. Napakababait po nating mga kapamilya ito, kapatid na De Los Reyes, Rosalie. Okay, ha, napuputol po. Alright, tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, ano po, mga kapatid. Okay, so dito na po tayo sa atin na pong slides at tutuloy natin yung atin pong pag-aaral, mga kapatid, mga kaibigan, ano. Yung atin pong mga kababaihan, ituring po natin na isang babasaging gamit, ano po, ibig sabihin lamang po noon ay ingatan po natin sila ng may talagang pag-iingat talaga, no, na nasa ilalim ng ating pong Panginoong Diyos. Buhat sa kapitulo 1 ng kapitulo 3 ng unang Pedro sa talatang 1, at kayong mga babae, hoy, mga babae na naman ito. Ang wika para sa mga babae, ay makinig po kayo rito, mga kaibigan, ano, mga sa kababaihan. At kayong mga babae, pasakop kayo sa inyo inyong asawa. Ano po sabi? Pasakop kayo sa inyo inyong asawa. Ay, maliwanag na sinasabi sa atin ng Biblia na hindi ninyo aandirin ang inyo pong mga asawang lalaki. Yung inyo pong mga asawang lalaki, huwag po ninyong pagsasuotin ng palda. Ang sabi rito, pasakop kayong mga babae sa inyo inyong mga asawa. Ano po ibig sabihin?
igagalang natin ang kanilang mga pagpapasya. Lagi ninyo silang sasangguniin. Sasangguniin ninyo siya sa lahat ng inyong mga balakid sa buhay, sa inyong pong mga pagpaplano, o ano man ang inyong mga naisin, ay sangguniin po ninyo sila. At inyo na ata inyo po silang igagalang maging sa kanila pong mga pagpapasya. At syempre, medyo malalim ang paksain dito kung paano na tayo papasakop sa kanila. No? Siguro sa susunod pagkakataon ay papaksain natin. Paano ba? Eh kung sakaling sila italiwas na sa kalooban ng ating Panginoon. Eh ganun pa man ang respeto natin sa kanila, eh ibibigay po natin sila bilang tanda na tayo sumusunod sa panukala ng ating Panginoon na nagpapasakop tayo sa kanila. Tinutukoy ko po yung mga kababaihan, ano po. Okay, tuloy natin sa yung talatang ito. At kung hindi pa naniniwala sa salita ng Diyos, ang sino man sa kanila. Oh, eto na rin po. Sabi sa atin sa una, ay pasakop po kayo sa inyong mga asawang lalaki. At kung sakali man, sabi ng Biblia, na sila ay hindi pa kumikilala sa Diyos o hindi pa sila naniniwala sa salita ng Diyos, eh maliwanag din na sinasabi po sa atin ng Biblia na kinakailangan nating magpakabait at ipakita natin kung paano tayo tinawag ng atin pong Panginoong Diyos. Sapagkat sa atin pong pagtatapat, kahinahunan, at pagpapailalim, pagpapasakop sa kanila, nang naayos sa prinsipyo ng ating Panginoon, eh sabi ng unang Pedro, Kapitulo 3, Talatang 1, mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. Ayun, at makikita natin, ano ho, kapag pala tayo, magtatapat lamang sa Panginoon. Papakita natin yung atin pong na tayo talaga ay merong kinilalang Diyos. Meron tayong pinaglilingkuran. Napakita natin yung ating kabaitan bilang tagapaglingkod ng may kapal. Ang sabi rito ay mahihikayat din silang sumampalataya. Dahil saan? Dahil sa inyong magandang asal. Ay, naalala ko yung kwento sa akin ng aking mga auntie tsaka ng aking nanay. Yung aking lola daw, nung araw, sadyang napakabait. At talagang napapasakop siya sa kanyang asawang lalaki na hindi Adventist. Eh, yung lola ko ay Adventist. Minsan daw po, dumarating sa pagkakataon na ang lola, palibasa, hindi kumakain ng karumal-dumal, magluluto ang lola, ang lolo, ng kanyang pagkain, ano ho, na talagang kanya niluluto, yung hindi kinakain ng lola. Eh, ang ginagawa tawag dito ng aking lola, para hindi sila mag-awa, pababayaan niya lang itong magluto ng gusto niya. Kaya lang kung minsan, sinasabuyan daw po ng sabaw ng baboy, halimbawa, yung kanya pong, yung pagkain ng lola. Eh di hindi ito kakainin ng lola. Kaya kung minsan hindi raw nakakakain ng maayos ang lola, nakikita ng lolo na yung katapatan ng lola, talagang kanyang ipinapamalas. At sa gabi ay nagkakaroon ng sariling pampanalangin kasama ng kanyang mga anak. Ang gagawin daw ng lolo, pagpanahon na ng panalangin at kanilang pagkakantahan, doon naman magpipinukpok at mag-iingay ng kung ano-ano. Pero tuloy lang ang lola. At may mga pagkakataon na hindi yung lola ang pinagluluto ng ulam, kundi yung aking lolo. Kaya ang gagawin ng aking lolo, hindi ito magluluto ng ulam na para doon sa aking lola na Adventista. Ang gagawin ng lola, kukuha ng mantika, pagkatapos lalagyan ng bahagya yung kanyang kanin, wiwisikan ng asin, at pagkatapos ay kukunin yung anak, bubuubuhin ganon, at yung ang kanyang pong kakainin. At ganon din ang kanyang binibigay sa kanyang mga anak.
Dumating ang pagkakataon sa ganun ng ganung kalagayan, ang lolo po ay naging Adventista. At ang masaya pa nito, ang lolo ay isa sa mga naging elder ng ating pong local church, ng ating local church. At ang mas masaya pa nito, ang aking lolo ay naging isa sa mga faith defenders ng ating pong iglesia. At namatay na isa pong matibay na Adventist. Kaya tama po sinasabi ng Biblia, mga kapatid, na kahit sila hindi mga Adventist, sa ating ipapakita ay mahihikayat din silang mahihikayat din silang sumampalataya dahil sa inyong magandang asal. Hindi na kayo kailangang magpaliwanag sa kanila. At alam ko meron din kayong mga magagandang patotoo, mga kapatid at mga kaibigan. Ano po? So, kailangan lang natin, wag nating lubayan, wag natin silang lubayan sa kanila pong pananalangin. So naman sa ating mga, tawag ito, sa ating pong mga anakiks, ang payo sa atin ng Biblia, mula sa Kapitulo 20, talatang 12 ng Exodo, igalang mo ang iyong ama at ang iyong ina upang ang iyong mga araw ay tumagal sa ibabaw ng lupa na ibinigay sa iyo ng Panginoon mong Diyos. Ang utos na ito, mga kapatid, hindi lamang po para sa mga Israelita, ano? Kaya huwag kayo maniniwala sa sinasabi ng iba na yung Ten Commandments para lang daw sa mga Israelita. Hindi po, batas din po ito para sa ating mga Kristiyano. Yung paggalang sa ating ama at sa ating ina. Oh, sabi rito, igalang daw ng mga kabataan, ng kanilang mga magulang, ano? At kahit tayo may asawa na, eh, hindi pa rin natin naalisin ang paggalang natin sa atin pong mga magulang, ano po. Susunod, dalawigan po natin yung pong paggalang sa mga magulang, ano, doon sa mga ating nakababatang mga kababayan. Kapag kayo po tinitigan ng inyong magulang, dapat alam ninyo ibig sabihin. Hindi yung pag tinitigan kayo, makikipagtitigan din po kayo. Noong araw kami, tignan lang kami ng parents namin, alam na namin ang ibig sabihin. Pag yung aming parents, sumenyas, alam na namin ang kahulugan. Alam namin yung ibig sabihin ng senyas na pumasok. Alam namin yung senyas ng ibig sabihin na magmano kami. Alam namin yung senyas na ang kahulugan, eh, huwag kaming maingay. Pero ngayon, sa mga kabataan, nakikita natin. Panay na senyas po, pawisan na yung kilikili ng magulang sa kasesenyas. Eh, binabaliwala lang ng mga anak. As payo sa atin, igalang po natin ang ating mga ang ating ama at ang ating ina. Ano man ang kanilang naisin, mga kapatid, eh, lalo na't ito ay makabuluhan at nasa ilalim ng pangangasiwa ng Diyos, huwag po nating babalaywalain, ano po. Nasa sunod, palalimin pa natin yan, mga kaibigan. Kaya sabi po ng 128 talatang 1 ng Aklat ng Mga Awit, mapalad ang bawat isa na natatakot sa Panginoon na lumalakad sa kanyang mga daan. Ano po sabi ng Biblia? Kung nais po ninyong maging mapalad, kailangan po natin ng pagkatakot sa Panginoon. Ano po ba yung pagkatakot sa Panginoon? Ito po ba yung muna tayo ay nanginginig? No, ang ibig sabihin po niyan ay mayroon tayong respeto sa Panginoon. Sinusunod natin yung kanya pong mga utos. Lumalakad tayo sa kanyang mga daan at sa kanya pong prinsipyo. Na siya ang lagi nating sinasangguni sa lahat po ng atin pong sa lahat ng pagkakataon. Sabi sa talatang 2 ng 128 ng awit, hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligayat, uunlad ang kanyang buhay. Ay, napakasarap pong basahin ito, mga kapatid, no?
yung palang tao na naglilingkod sa Panginoon at mayroong takot sa Diyos, eh hindi daw pagkukulangin ng ating Panginoon sa anumang kanyang kailangan. At ang kanyang buhay ay magiging maligaya't uunlad. Ano po? Ay, napakaganda pong pagpapala ito, mga kapatid. Kaya kailangan lang natin ay lumapit tayo sa Panginoon at magtapat po tayo. Kaya sabi rin po rito, ano, doon sa mga mag-asawa, ang asawa mo'y magiging parang mabungang punong uba sa mga pinakaloob ng iyong bahay. Ayan po sabi doon sa 128, talatang 3 ng aklat ng mga awit. Magiging mabungang punong kahoyraw po, no, yung ating asawa. Kaya mainam po na yung ating mapapangasawa, hihingi natin sa Panginoon. At bukod pa rin, kapag nakasandal tayo sa ating Panginoon, sabi po ng talatang ating nabanggit, ang mga anak mo'y parang mga puno ng ulibo sa palibot ng iyong dulang. Ay, anong pong ibig sabihin po nito? Nang anak daw natin magiging parang punong ulibo sa palibot daw ng ating mga dulang. Opo, yan po'y isang magiging karangalan natin, mga kapatid. At tulad ng napag-aralan natin nung nakaraan, ano? Sabi ni sister siya, ano? Na yung mga anak ang siyang nagre-reflect sa mga magulang. Kaya kapag maganda tayo sa ating tahanan, yung ating ang ating mga anak ang siya pong magiging saksi ng lahat ng nakapalibot sa atin. At makikita sa karakter ng ating mga anak kung ano tayo sa kanila. At syempre, yung ating mga anak ay may pagmamalaki natin. Ano po? Yan, proud tayo sa magiging bunga natin. Ano po? Sapagkat yan ay mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya ho, sa buhay pag-asawa ay maganda po na ito ay pinaplano, idinudulog sa Panginoon, inihingi ng patnubay sa Diyos, nagpapaturo sa ating Panginoon, at hindi tayo bumibitaw ng pananalig. Okay, mga kapatid, pansamantala ay diyan muna natin tinatapos yung atin pong tawag dito, no, yung atin pong talakayan, no, sapagkat lumalalim na rin yung atin pong oras, yung gabi, para kayo naman makapagpahinga rin. Pero ganun pa man, bago tayo tuluyang magbitaw, atin munang babatiin yung at yung pong mga hindi pa natin nababati. Yeah, meron pa ba tayong hindi nabati? Okay, binabati natin ang kapatid na estudyante ko, Dana Luanzo. Ayun pa, marami pa. Yan. Ay, binabati rin natin, ano, yung pong estudyante ng aking napakagandang misis, yung aking sikseng misis, si Dana Luanzon. Yan, kapatid na Dana Luanzon, magandang gabi po sa inyo riyan. At Dana, pasensya na, no? Sesya na, mahina ako sa bigkasan talaga. Si kapatid na Dana Luanzon. Ay, regards daw po, sabi ni Teacher Ye. Sabi ni Ma'am Ye, regards daw po. Salamat kapatid na Dana Luanzon sa inyo pong pag-antabay sa atin pong programa. Ay, naghahanap pa ako ng ating pong nalagpasan. Baka meron pa. Rosary.
Sohino. Marami salamat po sa inyo pong patuloy na pag-suporta. Angat po ng inyong lingkod kay Kristo. Ang kanyang biyaya at pagpapala ay managana sa inyo pong mga tahanan. At kayo po ay kandiliin ng ating Panginoon. Sa lahat po ng pagkakataon at kayo'y ingatan sa inyong kalusugan. Okay, mga kapatid. Ito pong ating ginagawang pag-broadcast. Ayan. Huli nyo itong mapapanood sa YouTube. I-upload po natin ito. Kaya pwede nyo rin po itong i-share sa iba nating mga kaibigan at mga kapatid upang mas marami po ang makinabang. Ay, kasama natin ang ating pong kaibigan na kapwa guro, si Teacher Susain Chong. Magandang gabi, Teacher Susain, sa inyo pong pagtatabay. Nire-request po kayo ni Mrs. Magandang gabi rin daw po. Kung kayo po ay hindi abala at mahilig po kayo sa YouTube, i-type nyo po yung aking pong pangalan, Fernando B. Camacho Jr. Lalabas po yung ating YouTube channel. Marami po kayong mapapanood roon, mga kaibigan, mga kapatid. Yung pong mahilig sa Bible study, may portion po doon ng pang Bible study. Yung naman pong mahilig sa mga awitin, meron din po roon. Yung pong mahilig sa debate, may portion din po roon ng mga debates natin. Kaya pwede po kayo magsadya sa ating YouTube channel. Paki-subscribe na rin po, mga kapatid, at i-share natin sa iba pa nating mga kaibigan at mga kapatid upang patuloy silang mapagtibay at ma-share natin yung pong katotohanan ng pinagkaloob sa atin ng ating Panginoon. Muli po, iniiwan ko kayo sa palad ng ating Panginoong Diyos. Tingnan natin, baka meron pa tayong naiwan. Thank you, kapatid na Abibert. Ay, very nice topic daw po. Purihin natin ang Panginoon. Ayan pong programa po natin yan. Magtutuloy-tuloy po yan hanggat di natin natatapos yung kalunduan ng tungkol sa pagpapamilya. Yan po ay inihahanda natin yung atin pong mga kabataan. At ipinapakita natin yung kahalagahan po ng pagpapamilya para hindi sila laging napapasubo, para alam nila kung paano nila i-manage. Ano po? Binabati ko rin si Mami De Los Reyes, Mami Elena De Los Reyes, kay Daddy Pablo De Los Reyes, kay Ate Kyle De Los Reyes,
Ate Amber de los Reyes. Yeah, siyempre kay sister siya. Ano po? Yan. Kaya Kuya Junel. Kuya Renen. Yan, kaya Kuya Val. At kaya Jai Jai, kay Jasper, John de los Reyes. Kay Kuya Dave. Alright, mga kaibigan at mga kapatid, komentarista, signing off. Yani hanureta hinadori mo itsuka wa yasashii.